Tulong naman ang Manila International Airport Authority kasama ang CAAP at iba't ibang airline para talakayin ang detalye kaugnay ng pagdating dito ni Pope Francis. Para sa karagdag detalye, may live report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Gigi, handa na nga ang lahat para sa pagbisita ng Santong Papa ayon sa Manila International Airport Authority. Kanina nga nagsagawa ng final meeting ang MIA, CAAP, CAB at iba't ibang airline company. Isinatinal ang mga sasakyan ng kalsada. Mula alas 2 ng hapon si January 15, bawal lang lumapag ang mga eroplano. Alas 3 naman, isasara na rin ang mga kalsada malapit sa NEA bilang siguridad sa Santo Papa. Si January 19 naman, alas 7 hanggang alas 10:30 ng umaga ang pagsasara sa kalsada. Nag-cancel na ng mga flight ang Cebu Pacific, ang Tiger Airways, Philippine Airlines, Saudi Airlines at Malaysian Airlines. Ayon kay MIA General Manager Jose Angel Honrado, wala silang naririnig na reklamo mula sa mga airline dahil alam naman daw nila ang benepisyon ng spiritual na makukuha nga mula rito sa pangbisita ng Santo Papa. Program din nga raw ang mangyayari dahil nga sa adjustment pero ito raw ay convenience na magugustuhan naman doon ng lahat. Ang CAAP naman tiniyak na pananatilihin nila ang 40 events o ito Jiki yung 20 take-off at 20 landing sa kada oras kaya maaari daw na magkaroon ng delay. Pero kapag on-time naman daw na naka-take-off ang mga eroplano ay pwede naman daw maiwasan. Wala raw air congestion ayon sa CAAP. Magkakaroon daw ng adjustment kung meron nga daw, madidelay ng mga aeroplano. Program delay raw ito kaya 24 oras na nang bukas ang pariparan para maservisyuhan daw ang mga ibang flight na maantala ang biyahe. Wala naman daw ipapatupad na penalty sa mga airline kung sakali man daw na magkaroon ng mga delay. Kaya payo pa rin ang MIA, humanap ng option para sa rebooking o pagkansila kung tatamaan ang closure ng NEA road ang mga flight. Ayon naman sa Civil Aeronautics Board of CAB, makatitiyak ang mga pasahero na walang ipapataw na anumang penalty sa rebooking man, cancellation at refund ng kanilang mga biyahe. Jiggy? Yun nga Marisol, ano, yun ang pinakamalaking inaalala rin ng mga kababayan natin na hindi makakalipad sa araw na darating at aalis si Pope Francis. Yung iniisip nila na maaring may ipataw na charges din itong mga airline. Pero sa nabanggit mo, no, mabuti at hindi i-charge itong mga kababayan natin kaugnay niyan. Oo, Jiggy, kasi alam mo, hindi rin biro ang apektado natin mga kababayan. Ano? Sa departure alone, sa arrival alone ni Pope Francis sa January 15, more than 23,000 na ang bilang ng mga apektadong pasahero. At sa kanyang pag-alis naman sa January 19 ay almost 20,000 na rin. So marami-rami rin ito. Kaya nga ang concern nila lahat, wala naman daw problema sa kanila. Of course, everybody understands dahil lahat na tayo ay inaasam-asam talaga at hinihintay itong pagdating ng Santong Papa. Pero ang kanila siyempre inaalala rin ay yung magkaroon ng mga search charges at penalty kung sakali magkakaroon sila ng cancellation, rebooking at even refund doon sa kanilang mga biyahe. Ito ang tiniyak sa atin ng CAB na walang ipapataw na kahit na anumang penalty dahil unang-unang hindi naman ito kasalanan ng pasahero kung bakit nagkakaroon ng mga delays at cancellation. Ito rin ang inassure sa atin ng mga airline companies na ilang nakausap natin na hindi sila magpapataw ng anumang proseso or changes na gagawin nila doon sa kanilang mga flight na earlier na nabukisigi. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.